morning, mga kapatid. Welcome once again to our daily morning devotion. I hope and pray na patuloy pa rin tayo na nandun yung kagalakan sa ating puso habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. And before we start, let us pray and ask God's direction and guidance in our lives para patuloy tayo na maintindihan ang kanyang mga salita at isabuhay natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Father God in heaven, we bless your name, we glorify your name on high, O God. We thank you for your loving kindness, your mercy and grace that sustain us every day. Maraming salamat po, Ama, sa bagong umaga, bagong pag-asa, at bagong panimula. Tulungan mo kami na maintindihan, maunawaan ang iyong mga salita, at gamitin mo ang iyong lingkod para may deliver ang iyong mga salita na ayon sa iyong kalooban at plano sa aming mga buhay. And I pray for my brothers and sisters who are here today. Continue to empower them with the Holy Spirit as you open their hearts, minds, spiritually to receive your word with joy, with peace, and gladness in their hearts. We thank you for what you've done and you are still doing upon our lives. To you alone we give our highest praise, highest honor, highest thanksgiving and adoration. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, dumating ba sa punto ng iyong buhay na punong-puno ka ng mga problema, punong-puno ka ng mga challenges, kumbaga sunod-sunod sa iyong buhay at sometimes, nawawala yung kapayapaan sa iyong puso. Nandun yung marami kang, kumbaga, naguguluhan ka o kaya nandun yung mga marami kang alalahanin sa buhay o kaya nandun yung agam-agam sa iyong puso na patuloy na humihingi ng tulong sa Panginoon and at the same time hindi mo maarok kung ano talaga yung gustong ipahiwatig ng Panginoon sa iyong buhay. At dito tunghayan natin sa scripture reading na babasahin natin ngayon na matatagpuan sa Psalms 46 verse 1 to 10. Sinabi dito, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we'll not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. A river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High. God dwells in that city. It cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. The nations are in chaos and their kingdoms crumble. God's voice thunders and the earth melts. The Lord of Heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Come, see the glorious works of the Lord. See how He brings destruction upon the world. He causes wars to end throughout the earth. He breaks the bow and snaps the spears. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. When life seems so smooth and going to be okay, we are capable of a leisure rest, happy enjoying what we have, what we accomplish, and how we achieve it. There are many reasons to be happy. On the other hand, what if it is all the opposite? Your life is crumbling down with poor health condition, financial loss or bankruptcy, wrong relationship, broken marriage, broken families, do you still have time to rest in God's presence? Dumating ba sa punto ng iyong buhay niyo na, okay, masaya kayo ngayon, kapag punong-puno ka ng achievements, accomplishments sa buhay, parang ang buhay mo is wala kang mga lalahanin, parang napakakampante sa iyong buhay. Kumbaga, nandun yung kagalakan. Pero dumating sa punto ng buhay mo na it's the opposite talaga na nasubok yung buhay mo, nagkaroon ka ng poor health condition, yung nagkaroon ka ng financial bankruptcy or financial loss,
or nakaroon ka ng wrong relationship or broken families, do you still have time to rest in God's presence? So dito matutunghayan din natin na sa Bible, isang Bible character na matatagpuan doon sa Old Testament, sa 1 Kings chapter 19, in the life of Elijah. Kilala naman natin si Elijah is one of the prophets na kumbaga ginamit ng Panginoon to display his power, to display his sovereignty as God over all the earth and over all the heavens. So let us look up at the story of Elijah in 1 Kings chapter 19 after his two great spiritual victories. Ito yung time, balikan natin yung story niya sa chapter 18, dito yung contest in the Mount Carmel. Kung matatandaan natin na si King Ahab ay asawa niya si Jezebel. At dito nagkaroon sila ng kumbaga nagkaroon sila ng competition or contest. At dito sinabi ni Elijah, sige, mag-build up tayo ng altar. Isa sa inyo, isa rin sa akin. Titignan natin kung sino talaga yung totoong Diyos na sinasamba natin. So, to make the long story short, si Elijah ay nagtagumpay. At dito, nung nakita niya na talong-talo na talaga yung mga 450 false prophets dahil sumasamba sila sa Baal o kumbaga yung idol nila. At dito natin nakita na after that victory, nung pinatay niya yung 450 false prophet, nagkaroon na nung threat, that threat na galing kay Jezebel. So at that time, after that also na spiritual victory niya, kumbaga, he approved talaga na, God had approved talaga, yung kinawa niya talaga, na pinatunayan niya na ang sinasamba niyang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Compared doon sa mga Baal na hindi talaga tumugon doon sa sacrifices nila sa altar na yon. So, and at the same time, dahil nagkaroon ng tagtuyot o famine doon sa Samaria, at that time, nagpray din sila na magkaroon ng rain. So, doon nagpray si Elijah na bibigyan sila ng ulan. So, when he prayed to God, tinugon ng Panginoon. So dito nakita din natin na God is also answering our prayers. The prayers of the righteous or kumbaga are always effective and powerful. Nakikita din natin dito na through his faith in God na pinatunayan ng Panginoon na siya ay makapangyarihan sa lahat. At dito yung two spiritual victories niya, nagkaroon siya ng death threats at dito talaga siyang nagkaroon din siya ng kumbaga fear sa kanyang puso na ako na lang yung natira. Iyon yung pagkaalam niya, which is hindi naman talaga siya, hindi lang siya talaga nag-iisa nung time na yon dahil may tinago si Obadiah na 100 prophets na hindi namatay nung time na yon. So dito natin makikita at that time sabi niya sa 1 Kings 19 verse 5, makita din natin dito niya, imagine yung death threat na yon si Elijah na pumunta doon sa Mount Sinai at doon siya nagtago doon under a broom tree. At dito, imagine natin na he slept peacefully. Kahit ganun na nandun yung threat sa kanyang buhay, he was been sleeping and an angel touched him and told him, get up and eat. Dito makikita natin na si God, he is his refuge, his strength, and always ready to help in times of trouble. At dito nakita natin na in the case of Elijah, God is his peace. Natulog siya mahimbing eh. Kasi minsan tayo,
kapag marami tayong mga problema, marami tayong mga alalahanin, minsan nadidistract yung tulog natin. Hindi tayo makatulog ng maayos, hindi tayo makakain ng maayos. Kaya minsan, nakikita sa countenance ng buhay natin, makikita mo talaga kapag magkaroon ka talaga ng spiritual discernment sa isang tao, makikita mo talaga siya na mabigat ang kanyang dinadala. So, dito natin makikita na si Elijah, he slept peacefully. At dalawang beses naman talaga siya na ginising ng angel of the Lord. Tignan din natin sa 1 Kings 19:7, sabi niya, "Then the angel of the Lord came again and touched him and said, 'Get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you.'" So, tignan din natin dito na ang Panginoon, kapag hindi pa tapos yung mission niya sa ating buhay, nandun pa rin siya, nire-remind niya tayo, pinoprovide niya ang kailangan natin, and at the same time, nandun pa rin siya for us to guide us and to lead us to the right direction. So, dito makita natin si Elijah, nung una siyang ginising ng angel of the Lord, pinakain siya, natulog siya ulit. So, sa pangalawang beses na, ginising ulit siya at sabi niya, "The journey ahead will be too much for you." So, sometimes sa buhay natin, si God nandyan pa rin. Kumbaga, He's always reminding us. He's always waking us up. Minsan, natatakot ka na dahil marami ka ng problema. Natatakot ka na dahil dumating sa buhay mo yung ganitong pagsubok. Pero, sometimes, if we look behind those trials, if we look behind those problems in our lives, there is a divine purpose in our lives. At kung talagang consistent tayo na kilalanin mismo ang Panginoon sa ating buhay, kung alam natin lahat ng pangako niya sa ating buhay na angkop doon sa nararanasan natin, kagaya ni Elijah, ang pangalawa is we need to be still and honor God of who He is. Doon sinabi doon sa Psalms 46 verse 10, diba? Sabi doon, "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." At dito natin makita talaga na through the life of Elijah, pinatunayan niya na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos na buhay. Siya yung Diyos na tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. At dito rin nakikita natin na kapag hindi pa tapos ang Panginoon sa iyong buhay, gagawa at gagawa siya ng paraan for us to know His will and to follow His direction para magampanan natin yung gusto niyang ipagawa sa ating buhay. So nakita rin natin dito na how can we rest in God's presence? Una, kailangan natin, we need to remove external distractions. So, ano yung mga external distraction na yun sa buhay natin? Una, siguro, we think too much about the problem than the solution. Iniisip natin, mas malaki yung problema kaysa mag-isip tayo kung ano talaga yung solution. Pero, actually, yung sabi nga, Jesus is the answer. Diba? Alam niyo yung kanta, "Jesus the answer to all our longings." Diba yung may kanta na yun? Pag alam niyo, Jesus talaga is the ultimate answer of everything that we need in our lives. At pangalawa, ano yung mga external distraction? Yun yung thinking others what they will see, or rather than what God will do in our lives, or rather what God will say about us. So kumbaga, iniisip mo kung ano yung sasabihin ng mga tao sa iyo, sa halip na iisipin mo ano nga ba yung gustong sabihin ng Panginoon dito sa problema na ito. So, iyon yung pangalawang distraction, external distraction. Dahil nakikita natin, syempre, ganito yung nangyari. Halimbawa lang, ganito yung nangyari sa pamilya ko, ganito nangyari sa asawa ko, ganito yung mga anak ko. Parang iniisip mo, kapag malaman kayo ng mga tao ito, ano kaya nasasabihin nila sa akin?
kumbaga, nadidistract ka doon. Instead na isipin mo, ano yung mensahe ng Panginoon? Bakit nangyari ito sa pamilya ko? Bakit ganito yung marriage life ko? Bakit ganito yung relasyon ko? So, sa mga anak ko, or kaya, bakit ganito nangyayari sa business ko? Bakit hindi ganito yung nangyayari sa lahat ng aspeto ng buhay mo na kumbaga nagka-crumble na siya? O kaya nawawala na ng direction? Pero, alam natin, sometimes, God allow these trials, problems, and challenges in our lives for us to hear the word of God in our lives instead to hear the word of the worldly people around us. So, ayun po. Ano pa yung pangatlong distraction? External distraction. Ito yung, we are being preoccupied with what the world gives rather than what God will do for us. Kaya dito minsan, nape-preoccupied tayo, may mga plans tayo. Kumbaga, inuunahan natin ang Panginoon. Halimbawa lang, 'di ba, marami na tayo. Kumbaga, ito yung generation na we are in the technology, marami na tayong mga distractions sa buhay. Minsan ang iniisip mo na preoccupied ka doon sa mga ibibigay ng mundo. Kumbaga, iyon yung mga nag-aano ka doon, kumbaga nag-focus ka doon sa bibigay ng mundo kaysa yung gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya there are times, sometimes ito yung mga distraction sa ating buhay na kasi ganito yung nangyari sa kanya, iyon din ang gagawin ko, or ganyan naman sila. Kumbaga nadidistract ka na doon sa mga nakikita mo kaysa yung gagawin ng Panginoon sa buhay nyo. So, dumating ba sa punto ng inyong buhay na nararanasan nyo rin yung ganitong mga sitwasyon sa ating buhay? So, pangalawa po, ano yung mga, how can we rest in God's presence? Ito yung silence, internal distractions. Ano yung mga internal distractions na minsan hindi tayo makapag-rest sa presensya ng Panginoon? Una, ito yung doubts. Yung agam-agam sa ating puso. O yung fear, yung worldly fear, natakot-takot ka na ganito yung mangyayari, paano na yung ganito, paano na yung ganyan. Kumbaga, nandun yung fear mo, o kaya, nandun yung puso mo yung nagkaroon ka pa rin ng bitterness sa puso mo. Yung galit sa puso mo na hindi mo siya mai-release. Minsan, mayroon kang unforgiving heart. Parang ang hirap sa'yo magpatawad. Ang hirap sa'yo na mahalin ang isang tao na hindi naman dapat, karapat-dapat na mahalin. Pero ano kaya talaga? Ano itong mga gustong alisin ng Panginoon sa ating buhay? Na ito yung mga distractions sa internal distraction. Kung may external, may internal din. So, mga kapatid, kapag andito pa rin yung mga distraction na yan, outside and inside, hindi natin mararanasan yung sinasabing rest in His presence. Kasi ito yung mga hindrance para hindi natin maranasan yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. But then, God is good all the time. Hindi niya tayo hahayaan na hanggang doon lang tayo, mga kapatid, dahil behind those trials, behind those pain, sufferings, and every day of our lives, mga threats, anuman threats na yon ng kaaway sa ating buhay, hindi siya magtatagumpay dahil hawak-hawak natin ang katagumpayan ng Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay. Ang gusto lang ng Panginoon, we need to be still and know that He is in control of everything that we have. Kagaya ni Elijah po, si Elijah po, napagtagumpayan niya po lahat yun. At alam po natin na He is now resting in God's presence. Alam po natin na though nandito pa rin tayo, we are still, kumbaga, lumalakad pa rin tayo sa mundong ibabaw, punong-puno ng maraming mga distraction. But rest, be assured, mga kapatid, anumang problema ang nasa iyo ngayon,
anuman mga challenges, mga situations sa buhay mo, continue to rest in God's presence. Let us be still and know that God is in control of everything. Alam po natin na ang Diyos, He will not let us to be tempted or to be put into trials na hindi natin kaya, because He is always there. He will always make a way for us to overcome all these trials in our lives, as long as we continue to be still and know that He is God, who is in control of everything in our lives. So yun po, maraming salamat mga kapatid. I hope and pray na ito ay mga salita ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng kanyang kaluwalhatian, and at the same time magsilbing itong guidance or directions sa ating buhay, na huwag nating hayaan na mamagnify natin yung problema, kundi mamagnify natin ang Panginoon sa ating problema. Dahil alam natin na Jesus is only the answer of lahat ng mga problems, lahat ng mga longings natin, lahat ng needs natin, nasa Kanya na ang lahat. His grace is more than enough for us. So, ayun po mga kapatid, I hope and pray na patuloy pa rin tayo na kumapit sa lahat ng mga pangako ng ating buhay, pangako ng Panginoon sa ating buhay. Mahal ka ng Panginoon, kapatid, may magandang plano siya sa iyong buhay, sa iyong marriage life, sa iyong family, at lalong-lalo na sa mga layunin at kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang gi-give up. Sabi nga ng ating preacher last Sunday, si Pastor Bobot Almasco, sabi niya, no retreat, no surrender. As an ambassador of Christ, as a soldier of Christ, we are His mighty warriors. Kumbaga, tayo ang pinili ng Panginoon. Tinawag tayo at pinili para tayo ay maging isang kawal niya, para lalo tayong ipahayag ang kanyang kapangyarihan, na mayroon tayong Diyos na buhay, Diyos na tapat, Diyos na pagmamahal, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iyon lang po mga kapatid. Thank you. And let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word of truth that give us hope, give us life, give us strength, give us peace. Help us to know you more in our lives as we continue to hold on to your promises. Forgive us, Lord, the times that we fail you, the times that we disobey you, the times that we never trust in you, God. We thank you, Lord, for your promise in 1 John 9, if we confess our sins, you are always just and faithful to forgive us and to purify us from all our unrighteousness. Continue to strengthen my brothers and sisters. Continue to revive their spirit. Continue to restore broken relationships, broken homes, broken families. We believe by faith that you are a God of restoration. You are a God of reconciliation. Whatever the trials, the pains, the sufferings of my brothers and sisters who are here today, I pray that you continue to open their hearts, their minds spiritually, that we will continue to rest in your glorious presence. We continue to acknowledge that you are a sovereign God who is in control of everything. Continue to put in our hearts, in our minds, in our lives, that you are a God, a loving God, a faithful God, who is in control of everything in our lives. We thank you for your love, your mercy and grace that sustain us every day. Let your word penetrate in our lives so that we'll be able to do your will and to be a part of your kingdom here on earth, as it is in heaven. We love you, Lord. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. God bless. Hope to see you also in our 8 o'clock habit with Pastor Arnel and his family. We love you with the love of the Lord. God bless and have a blessed day.